Hi! Tara! Backyard livestock farming tayo. May dala na naman ng kahuntong asawa ko. This time, mga bibi naman ang laman nito. Sumama nga kami ni Esang na pumunta dun sa pagkukunan niya ng mga bibi. Para makalabas-labas man lang ng bahay at malibang naman itong aming Esang. Pagkalagay nga niya ng mga bibi dito sa may motor ay tuwang-tuwa itong batang ito. Medyo di ka nais-nais nga ang amoy nila pero kahit ganun gustong-gusto pa rin silang tingnan ni Esang. Nananapak nga yung amoy nito pero libang na libang naman yung bata sa kanila kaya keri lang. Pauwi na nga kami at naisipan na nga ng asawa ko na dumaan na dito sa bilihan ng feeds. Bukod kasi sa mga tira-tirang kanin, sinasamahan na rin niya ito ng mga feeds para mas mabilis lumaki. Pagka-uwi nga namin, inilagay muna niya ito sa crates para mailipat sa pansamantalang kulungan. Ginagawa pa kasi niya yung kulungan nito para mas maluwag. Dito nga siya naglagay sa ilalim ng puno para maililim din naman yung mga bibi. Few moments later. At eto na nga sila nung napakawalan kasama ng iba pang mga bibi. Oras na nga rin ang pagkain nila kaya sabi ko sa asawa ko bibidyohan ko siya habang nagpapakain ng mga bibi. At habang nagpapakain nga siya ay meron pa siyang nakita ang isang itlog doon sa ilalim. Kainama naman pag may alaga kang ganito kahit papano ay may maiuulam ka. Mainam nga rin itong iluto kapag may handaan. Hindi lang kasi itong masarap na ulam, masarap nga rin itong pulutan. Pwedeng-pwede nga rin itong pagkakitaan dahil naibebenta rin naman ito. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!